Good morning, good afternoon, good evening. Today is another Monday. Hello, November! Hoy, November na talaga! Kagabi, hindi ako makapaniwala. Kagabi, nag-edit ako ng November vlog ko, which is uploaded today. Hindi ako makapaniwala na November na, uy! Mag-e-end na naman yung year! Ang bilis, parang kailan lang nandun pa ako sa Pinas. Ngayon, mag-Christmas na ulit. Wala pa ako ipon. Andito si Nico. Ayan. Hi, my chat! Hi! Oh, grabe! Yun. Oh, it's dripping! Hala! Ah, mahala ka karoon. Hala ka. Bisag nag-yawa. Nagtulo ng tubig, di yun kita. Siya gumawa ng aming breakfast ngayon ay brunch pala. Andito siya dahil masama yung pakiramdam niya, kaya wala siyang duty. Yeah, it just wants almost came off to be lighting, maybe. To X-ray a steam and then... To X-ray a steam. And then fried. Dachte mir doch, man muss sich ja das umgekehrt gemacht. Niluto niya yung gyoza. Mamaya na ako magluluto ng pang dinner namin. Hindi pala ako nag-supply dahil basang-basa pa yung buhok ko. Ayokong mag-blow dry. Hayaan ko muna yan siyang matuyo ng natural. I think gusto ko ng bread with butter. Alam niyo ba? Nakalimutan ko yung aking pastry. Kagabi ko lang siya naalala nung nag-edit na ako. Kaya kain ko siya ngayon. Then... Okay. Ito yung bread na kakainin ko. With gyoza and then butter. Try ko daw. It's not so good with this other. Yeah. Aber gab's nur diese Sorte, oder wie? Mhm. Und schmeckt das? It's okay. Okay, to. Fast. It's okay, man. Hindi pala to yung gusto niya. Maaga akong gumising today, pero late akong bumangon. Naligo ako and then nagload ako ng labahin doon sa basement. Habang nanonood sa vlog ni Ate G. Hi, PG! Sad na all kaayo. Ay, na-picture sa wallet. So, kakain na talaga ako ng tinapay na ginawa mo with butter. Pero gusto ko yung tinapay nila. Sobrang lambot tingnan. Tapos, dark siya ba? So, sa amin, hindi siya ganun dark. Hindi din siya ganun kalambot. Same nung kay ate ba. Ayoko siya i-toast. Hindi ko alam kung babagay ba to. Usually, pag nag-gyoza kami ni Nico, nag-ramen ako. Wala akong gana mag-ramen. Ginawan pala ako ng tea ni Nico. Tapusin ko lang itong aking butter. Tingnan nyo naman, oh. Sobrang tigas ng aming butter. Hindi ko alam kung butter ba yung nilagay ni ate. Nakalimutan ko. Para siyang cream cheese or something. Ang dali niyang i-spread. Ito kasing butter namin. Hindi namin siya nilalagay dito sa labas. Nasa ref talaga siya. Para matagal siya ang masira. Mga unta! Maniudto. Manihapon. Mga ung. Your birthday is approaching. Is this your plan? Soll ich kochen? Nochmal ein Buffet-Style? Ja? Ich kaufe mal einen Kuchen von vorne. Von Indro. Hello, people! It's already 5 PM at ngayon pala ako mag-start magluto dahil ako ay nababad sa social media. Uy, Ginoo! Anyway, magluluto ako ngayon ng gulay dahil kailangan lutuin itong aking isda. So, pipirtuin ko lang to. Gusto ko maginataan pero kulang yung aking gulay. Pero kailangan kong gamitin yung mga gulay ito.
Gusto kong magsinigang. Magsinigang na lang ako. Ay, since meron akong talong at saka isda, ipapaksiw ko na lang siya. Tama, magpapaksiw na lang ako. Hindi na lang ako maginata ang gulay. Pero meron kasi akong kalabasa dyan. Ah, bukas, maghanap ako ng beans, tapos okra, para makagawa ako talaga ng ginataan. Tapos bibili din ako ng baboy bukas, dahil hindi ako nakabili nung Sabado ng baboy. Tama, magpaksiw na lang pala ako. Bukas na lang ako magginataan. Kunin ko muna yung apron dito sa basement. Meron akong chance na ipakita sa inyo ang aming basement. Nilinis ko last 2 weeks. Sobrang maaliwalas na niya eh. Oh, diba? Arrange na yan dyan. Dati, mayroon tong nakalagay dito na malaking freezer dyan dahil magiging pantry sana to. Sabi ko kay Nico, gawin ko na lang siyang stockroom. So, ayan siya. Eto naman, aking mga shoes. Sa akin yan dyan. Tapos sa ibabaw, kay Nico lang yung dalawa. Sa akin niya yung lahat. Wala pa kaming lagayan ng mga sapatos dahil hindi pa naman namin priority ang shoes. So, temporary lang yan siya dahil ito yung room na gagawin kong lagayan ng mga shoes. Pero hindi pa namin yan priority. And then, yan siya. Kailangan na yung i-donate. Tapos, dyan din sa ilalim, i-donate. Yung mga nasira na vacuum, kailangan na yan siyang itapon. Wala akong gana maglinis dyan dahil nilinis ko na to. Tapos, tinambak ka na naman ni Nico. Uy, tinambak niya nang tinambak dyan. Ah, kapoy. Eto, sobrang saya ko na dito. Tingnan nyo naman. Malinis na yan siya. Mas organized na yan siya dyan. Temporary pa lang din tong aming laundry area. Dahil, i-renovate din to yung meron na talagang mga built-in na cabinets. Para dito ilagay namin yung mga bedsheets, mga tuwalya. Dito na din magpa-plansya. Basta, temporary pa lang to siya, guys. Kaya sa nag-request ng house tour, hindi ko pa talaga siya magagawa dahil hindi pa naman final tong aming bahay. Siguro sa vlog mas magagawa ko siya ng temporary na house tour, pero huwag kayong mag-expect na tapos na talaga siya dahil temporary pa lang lahat dito. Yung tapos pa lang talaga namin is yung aming kitchen at saka yung bathroom namin. Yung aming wardrobe, bedroom, first floor, CR namin sa ground floor, tapos dito sa basement, hindi pa talaga tapos dahil kailangan mag-ipon para sa budget, guys. Anyway, naglalampo ako dyan. Meron pang kailangan i-priority. As long as nakakatulog pa naman kami ng mahimbing, okay pa naman yung bahay, matatapos at matatapos din tong bahay namin. Huwag kayong mag-alala. So, anyway, iniisip ko pa lang yung paksiw. Tumutulog na yung lahoy. Hiwain ko lang muna itong mga ingredients. Meron lang ako dito bawang, sibuyas, luya. Meron ako dito cayenne powder, pepper, MSG. Si Ate Mayo nagturo sa akin na ito kasi yan yung sekreto niya sa kanyang paksiw. Asin. Kay Ate Mayel ko ito natutunan. Sabi niya sa akin, ilagay sa ilalim ang talong dahil nung ako yung nagpaksiw, walang lasa yung talong. Sabi niya, dapat sa ilalim yung talong para yung lasa manuot talaga dito sa talong. Thank you.
Naisalang ko na pala ang aking pagsiyo. Nagutom na ako rin. Almost 6 na. At alam niyo ba, sabi ko kanina kainin ko to. Pero nabusog ako kaya hindi ko kainain. Ngayon ko siya kainin. Sana masarap pa to. Masarap na talaga. Pwede naman siya i-microwave pero parang feeling ko hindi ko kailangan ng microwave. Masarap! Lulutuin ko pala to in a low heat. Baka magtaka kayo kung bakit nilagyan ko siya ng toyo, oil. Nakapagluto na ako na nilagyan ko siya ng oil tapos may toyo. Sobrang nasarapan ako sa lasa niya ba? Parang bet ko yung lasa niya kaya yun yung tinimpla ko ulit ngayon. Nilagyan ko siya ng white vinegar tapos naglagay din ako ng sukang pinakurat. Hindi ko ginagamit yung sukang pinakurat pag nagluluto ako. Tinitipid ko yung sukang pinakurat dahil sobrang mahal niya dito, uy, as in 5 euro plus yung presyuhan ng isang sukang pinakurat. Tinitipid ko siya, ginagamit ko lang siya pang sausawan ko or sobrang dalang lang pag nagpapaksiyo. Tipid-tipid is the key. Anyway, si Nico, feeling ko hindi na yun maghahapunan. Nag-snack siya ng kanyang yogurt. Feeling ko talaga hindi na yun maghahapunan. Maghahapunan ako pero hindi ito yung kakainin ko kasi mas masarap to pag bukas na lang. Hala, nakalimutan ko maglagay ng tubig. Nakalimutan ko pala itong lagyan ng tubig. Uy, maglagay lang ako ng tubig. Titikman ko siya mamaya kung sakto na ba yung lasa. Kung sobrang alat, lagyan natin siya ng tubig or suka para mabawasan naman yung alat niya. Kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na paborito ko ang paksiyo. Lalong-lalo na ang ulo. Paboritong-paborito ko yan. Pag nasa Pinas ako, nag-uunahan kami ng kapatid ko sa ulo, as in. Yung totoo kong kapatid. Yung mga bet niya, mga bet ko din na mga parts, like yung madaming buto, bet niya din yun. Pag nauwi akong Pilipinas, meron talaga akong kakompetensya. Pero most of the time, nilalaan niya yun sa akin. Hinahayaan niya ako na ako yung makakain dahil alam naman niya na hindi ako laging umuwi sa Pinas. Nilipat ko din pala yung aming Christmas tree. Dito yun nakalagay. Nilipat ko doon sa aming living room. Hindi naman din kami lagi doon sa living room. Kaya doon ko na lang siya nilagay para nauupuan to dito. May nag-comment pala sa inyo na mas maliit daw yung kitchen namin ngayon compared sa dati naming apartment. Sa video po, maliit lang siya tingnan. Kasi yung aming kitchen doon sa old apartment is open talaga siya ba? Kaya ito kasi parang napalibutan siya. Naka-square talaga siya pero mas malaki to ngayon compared sa aming old na apartment. And then, itong ground floor namin, mas malaki din siya compared doon sa old namin na apartment. Malaki lang yung tingnan kasi wala gaanong gamit. At saka, open talaga siya. Ito kasing ground floor namin, pa-L siya. Doon sa old namin na apartment, parang itong area lang to at saka yung living area namin. Ang style nun kasi, kitchen dito, tapos dining table, then sala na kaagad. So open na open talaga siya kaya malaki siyang tingnan. Ito kasi naka-L siya tapos lagi niyo akong nakikita sa kusina lang or di kaya dito sa aming dining area. Meron akong vlog na empty house tour. Pero sobrang tagal na yun, mga 3 years ago ata yun. Wala pa talaga siya. Kung gusto niyo yung panoorin, lalagay ko siya sa description box. Nung nagpa-vlogmas ideas ako sa Instagram, madami-dami din kayong nagre-request na Christmas decorations kasi lagi kong ginagawa yung Christmas decorations sa old apartment namin. Pasensyaan nyo na po, hindi ako magde-decorate this time. Yung Christmas tree lang talaga. Hindi din kasi kami mag-celebrate ng Christmas dito, kaya hindi ako nag-abala na mag-decorate. Tapos, yung mga gamit ko pang decorate, nagkalat pa siya doon sa aming garahe at saka doon sa basement. At ayokong maghalungkat doon sa garahe at saka sa basement. Saka na pag okay na lahat talaga para makahunat ko o ganang kuan ba decorate. Hopefully next year, makapag-decorate ako. Dati kasi nung dumating ako dito, tapos nandito pa yung lolo't lola ni Nico. Sila yung iniisip ko na dapat lagi kaming magkasama pag mga occasion. Since nung nawala sila, parang wala kaming reason na mag-hold sa family ba. Broken family si Nico, so may family na yung papa niya, mayroon din family yung mama niya. Dati nung nandito pa yung lolo't lola niya, every Christmas, nagkakaisa kami. Lagi kaming nag-host ni Nico ng
Christmas party sa aming bahay. Doon yun sa old apartment namin, doon sa bahay ng mama ni Nico. Meron din akong apartment tour nung time na yun. Kung gusto nyo makita, ilalagay ko yung link sa description box. Yun na nga, since nung nawala na yung lolo't lola niya, parang wala nang nag-hold sa isang kahoy ba? Parang wala na yung ugat ng kahoy. Parang wala na kaming reason na mag-host ng Christmas. But meron kaming scheduling. Nag-scheduling sila. Hindi ko pa sure kung saan talaga kami una. Pero I think sa 24, siguro nasa mama kami ni Nico. Tapos sa 25, sa papa ni Nico. And then sa 26 is doon sa kabilang lola ni Nico. Kami ni Nico, lagi kami pumupunta sa bahay ng mama ni Nico, sa lola niya, sa papa niya. Nung November 1, doon kami sa papa niya, nag-celebrate ng Halloween. November 2, sa lola ni Nico. This Thursday, kasama ko si Biannan, gusto niya akong dalhin sa Asian store. At bakit ako mas lalong nagutom dito sa aking kinain? Maghanap akong pagkain sa ref. Yes, 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 yes. Yes. Mga antan! Magkakamay ako eh. Masarap magkamay. Siya, ito dito na lang. Well, this line ah. About to air, siya ang gabos. Ich bin schon aufgeregt auf deine Geburtstag. Du bist aufgeregt, neu anzufangen. Stimmt. Im Dezember fährst du mich immer. Gerne. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist dann echt nicht gut. Wie geht das ja? Mal schon probieren. Ist. Echt so, aber. Ja, okay, dann nehme ich das. I-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Till then, cheers! Gute Nacht! Ampi!